yung mga bagay na sobra na, dahil na kung minsan ay namumulis ka natin ang sarili natin, ay halimbawa sa mga binabakit ko sila para madaling mawala. Halimbawa sa mga sa mga buto, binabakit ko sila kung ano ba talaga yung dapat. Na ito ay masaya ito ng pula. Oo. Dalawa kami na YouTube channel. Jojo Coblasa yung sa kanya. Sa kapatid. Kasi yung kapatid ko na yan, itinaas ko din lang. Na ngayon kasi, yung pananaw ko, hindi pa gaya ng ibang mga manggagamot. May mga manggagamot na sa akin. No? Ayaw nilang mag-aaral. Dahil sa lakbay. Ako naman, dahil naging sa katawan ko, at siyempre lakbay ako ng lakbay kung saan-saan, tawag dito, kung ako tayo rito, eh nagtaas ako, nagsabi ako kaya masalangit na kung maaari ay gumamit din siya ng mga tao, na kung ano yung binigay niya sa akin kapangyarihan, ay yun din ay makagi ko takotan ko. Na doon sa pananalig mo kapatid, ay yun ang bibigay sa ina kapangyarihan ng dito. At yung dasal na binibigay namin, kaya nga nung mga manggagamot, siyempre naman. Yung mga manggagamot ngayon ay parang nagsusyan ko ba? No? Ngayon, pinantin pa. Ako kapatid ako ng ninyo. Pero na-dengue ako, kaya ako hindi naniniwala. Sapagkat ako'y isa sa na-dengue noon, kaya hindi na ako naniniwala sa ganyan. At sa mga atang-atang, mula nung naging manggagamot ako, nakita ko, hindi naman kumakain yung inaatang ng mga tao. Kundi ang kumakain, hindi totoo, yung kakain pa ang patay. Kaya sinasabi ko ngayon, sa mga tao na ikinagagamit na ng mga manggagamot, dahil diskarte nila yun, di ba? Pero ako, sasabihin ko yung katotohanan kasi kung mahal mo yung tao, mga kapatid mo, eh, huwag mong paniwalaan sa mga tao. Dahil nakita ko na, wala namang espiritu ko mga kapatid. Ito, may pangatlong mata ka, di ba? May pangatlong mata ka. Nakikita mo ang katotohanan. May nag-atang. Subukan ko mag-atang. Tumingin ako. Natang, nag-atang. Pati ako wala naman lumapit na espiritu. Nakatingin lang sila. Yung pala, hindi na pala sila kakain talaga ng kagaya natin mo. Ang dasal na lang, kandila na lang ang kailangan. Tapos hindi rin kumakain yung mga kapatid. Hindi kami naniniwala sa atang. Yung mga kapatid, hindi rin kumakain kapatid dahil wala naman silang magic sarap, di ba? Tama ba? O di ba? O di ba? Magkaibang kinakain natin eh. O doon ba sa mga engkanto, may bagong ba? Wala naman. O di ba? Tayo lang naman ang may bagong. Tayo lang naman ang mga koyo. O di ba? Iba pa na yung pagkain. Maraming ginawa na, mamaya. Wala na ito ang sa manalangin siya. Ngayon pa nga lang eh, nawawala ko tiyo si, di ba brother? Sa mga dami na oon. Ano may tupapas din, ano may ipunang galing yung magpanto. Sa kalayaan din ang nakasin. Mama, ito na kung saan kahit yung mulang yung buhay na halimbawa, yung puno na yan, eh, may babaeng tinagamo, nalis mo, eh nandyan pa rin pala sila. Dahil yung sasagamo ko, may tirinagamo ka. Kaya yung ugat, either kung nawala na yung ugat at nanak niya yung ugat, kasi mamamagnet niya, alam niya kung nasaan yung ugat niya. Dahil ito yung kasabihin at ito yung ugat. Ngayon ang mangyayari, mga pinuto ng tao yung may mga bagay. Yung ipuna na yan. Tapos binenta niya. Pupunta pa rin. Tapos yung hindi kami. Pati pa rin. Kasi bahay niya yun. Mga taga sa inyo. Hahanap niya. Okay. Eh yun yung mga napag-aralan namin. Lalo na nabukan namin. Kami rin yung nagbukas ng maganda. Sa pagbukas namin ng pangatulo ay hindi naman kami galata. Hindi kagaya ng iba na pagbukas ka ng pangatulo. Alam mo na, dindi rin ako dyan. Kaya yung experience ko na hinoko ko ng mga manggagamot, eh yung naging manggagamot, yun ang
huwag mong gamitin, mama ba? Kaya, parang, siyempre, ako, sinasakop sa mga tao. Atakin mo. Binuutol ako dun sa pagbubukas ng mata. Abi, kahit pitong piso na yung mga ano, talagang binigay ko lahat sa kanya, 4,000. 4,000,000, bali, 4,000 sa mga sabi niya gano'n, eto yung kandila. Ang tuwang ako dahil nga siya. Itong mabuksan ako pa ako yung mata ko. Eto yung kandila. Isindihan mo, Eka, kamayang alas 6. Pumunta ka sa gitna ng kalsada. Kaya pala yung magiging tunay ng mga lalaman. Sabi niya gano'n, sabi niya gano'n, itcha mo, huwag mong lilingon. Problema mo. Naman si, ano, ginawa niya. Bumukas ang mata, ginawa ko. Eka, hintayin mo hanggang alas 12. Abay, mulat na mulat ako, kapatid. Naubos ko na yata ang laki-laking Nescafe na 50 grams. Sa kakahintay sa multo, sa kung anong inkanto na lalabas. Ebe, wala. Hanggang alas 12, wala. Hanggang umaga na, wala na. Ebe, nangitim na yung kamay ko. Siyempre, mamingitim yan. Di ba? Ang daliri mo. Wala. Tumawag ako. At ako hindi ko, ano, sige, ano, muli. Hintayin mo ulit. Sabi mo gano'n, bukas, mga ganitong oras. Sabi mo gano'n, kailangan kumuha ka ng salamin. Sabi mo niya. Itapat mo eh, kaya mukha mo dun sa salamin na yun. Kikita mo na, ano. Kailangan, abangan mo siya. Kailangan mag-tulis ka ng kandila at baka magdamit ka ng ganito. Magdamit ako. Tumihitig ako sa salamin. Wala naman. Ito mawag na naman ako. Wala naman. Napuyat na naman ako. Eh siyempre 4,000 na naman. Siyempre tatawag ka. Hintay mo eka pangatlong araw. Eka na naman. Baka eka hindi ka naman. Anong hindi ka bubuka ako? Abi gusto ko lang mabuksan. Ganun ba talaga yun? Sabi ng ganun. Oo, ganun talaga yun. Hintay mo lang. Sabi ng ganun. Baka nakatikit yung mata mo. Ay, hindi ka ako na, ano, sabi kong gano'n. Imposible naman. Hindi ko naman, alas tres. Ako naman, hanggang alas tres ka na, ano. Alas tres, hanggang alas tres. Naging Michael B. na yung mata niya. Nakaganun ako, nakaganun ako. Ano, nung dinadasal ko noon. Eh, yung lakin na yan, hindi pala totoo yan. Mm. Pagtatawag ng bad spirit yan. Inyo, at ito ay nagtatawag ng black spirit. Mm. Tandaan mo. Kasi hindi alam. Oo. Hindi pa akong, hindi. Pero ano, kumbaga, ang kaya naman ako naging mga kumbaga. Ang sabi ng liwanag nito, magdamot. At sabi niyo, hanapin mo yung mga kapatid. Kuri lang, ginagamot niya. At sa pagdagamot mo, sabi niyo, kumato siya mga bangin niya, ginagamot niya. Sa kalamitan. Sapagkat marami ang mababait na ako. Mapag-iag lang kung kumasarap sa kanya. Pero yung kilig na yun, at yung liwanag na yun, eh saan, eh nakagising ka, nag-vision kang gano'n, oh. Yung mata mo, nakikita mo, may dumaraan din ng tao na nakapasan ng napakahabang kaki. Sabi ko, sino kaya ito? Sabi mo gano'n. Sabi mo, saan ang mga salari sa iyo? Eh sabi ko, nung igagalaw ko yung kamay ko, nakakuan ako eh. Parang nawalan ng lakas yung body, pero itong mata ko lang ang gumagalaw. Pero yung isip ko, buhay talaga. Nakamata nga ako eh. Alam mo ba yung parang na nagilip ka ng isip ka? Na nakamata ka na ng mga. Walang maniniwala kahit na ikwento ko. Pero kinikwento ko kung paano ko nag-imagata. No? Sabi niya gano'n, ang masalamit na mamatay na ko. Alam mo ang tawag ko pa noon? Panginoong Diyos ang masalamit. At least may langit. Yun pala, amang liwanag sa kalangitan. Kapag ama sa langit ang tinawag mo, dalawa na silang doon. Si amang liwanag sa kalangitan at amang liwanag sa kalangitan. Kasi, bakit amang liwanag sa kalangitan? Naniniwala ka ba na isang malaking liwanag lang ang lumikha sa kalangitan? Liwanag ang kalangitan. Malaking banal na liwanag.
ay amang liwanag sa kalangitan. At ang amang Hesus sa kalangitan ay isa ring liwanag na pinagkatawang ka. Kapatid, parang kung na lang na. Kunti na lang, no? Hey, nagkatawang tao ang amang Hesus sa kalangitan. Alam mo ba yung libro na yun? Ang dami ng mga. Ito, pag Sabado, sa Sabado, ito, ipapakita ko sa inyo. Napakarami po. Tatanggalin natin yung lamig. Ito lang ha, isang ganito lang papakita ko sa inyo. Masalamat, papakita ko po. Ito, doon sa paggagamit ko, kakaiba. Hindi ko lubos akalain. Mainit na. Na, si pagkakatiwala ng Ama sa kalangitan ang libro ng kalangitan. Bakit? Paano nangyari? Halimbawa, ikaw, pinili ka ng Ama sa matutulog ka ngayon pag binasal ko. Magandang kaliwanagan ko, amang liwanag sa kalangitan, amang Hesus sa kalangitan, at sa lahat-lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Pagbuksan mo po kami sa iyong banal na pintuan sa kalangitan. Mangaral po kayo sa amin, amang liwanag sa kalangitan. Mangaral po kayo sa amin, amang Hesus sa kalangitan. Mangaral po kayo sa amin, mga banal na anghel. Pero hindi basta-basta pumipili ang mga salami ng mensahe na yun. Yung nagpapahiram ng katalaga, aalis yung at yung presensya ng Amang Liwanag sa kalangitan, ng Amang Hesus sa kalangitan, at lahat ng mga banalaan sa kalangitan, sila ang magsasalita. Alam niyo ba kapatid, na doon sa Biblia, magandang kaliwanagan, taga-Abra. Ito, resipula. Ito, sinabi na ito. Ang libro ng katotohanan na isasabuhay na nagmula sa kalangitan, ang kaligtasan ng mga tao na kanyang mga. Noong unang panahon, kapatid, tanongin kita. No? Letter D pa lang yan, hanggang marami ito, mga arkanghel, mga salita ng Panginoon. Kasi, ito ngayon yung nakatago na pinaglabanan noon na sinunod ng mga Kristo na doon sa henerasyon natin na hindi natin dito. Alam mo, sabi ng Ama sa Langit, anak, pagkakalang natin akin nila. Kasi alam mo to, Jessica Soho, isang panlang, di ba? Isang talang buhay lang, 10,000. E paano pa kaya ito? Libo-libo ng anghel ng kalangitan, no? Iba-iba yan, kapatid. Iba-ibang marami. Alam mo ba na kung sino ang gumawa ng Biblia? E bumaba sa anghel. Hindi nila alam, pati nga doon pari, sa pastor, pari, hindi niya alam, kapatid. Wala, pati pastor, hindi niya alam. Ang gumawa ng Biblia, kasi magkakapangalan, isang labing dalawang taon hanggang 13 taon na isang bata na nagnangalang Nostradamus. Iba yung Nostradamus na nakakasilay. Iba yung Nostradamus na nakakasilay ng before and after. Yung nandoon sa YouTube na mukha nung sinasabi natin na Nostradamus na nakakasilay, ayun pala yung gumawa ng Biblia. Mukha niya. Di ba? Ngayon, nung panahon ngayon na ginawa niya yung Biblia, pumasok siya sa isang tahanan na tinatawag nila itong parang kumbento. No? At ginawa silang parang pari, parang mangangaral. Ang pari pala ay mangangaral, ang ibig sabihin. Pari, mangangaral yung unang panahon. Ngayon, yung gawa niya lang doon ay si Marcos, Mateo, Felipos, at si Juan. Yun lang ang kasukat. Pero, yung mga gumanap doon ay hindi sila apostol, kundi yung mga kwento ng kanyang mga sulat. Kaya yung mga apostoles na
na, di ba, ang pagkakaalam ng mga tao, 12 lang ang apostoles ng Amang Pagkakalamitan. Hindi kapatid, 50. At ang apostoles sa kalamitan, lahat-lahat, ay 225. Itong sinasabi ko sa inyo, kaalaman ito, kapatid, hindi ito yung basta-basta kwento lang. At ito yung dapat nating malaman. Alam nyo ba, kapatid, na hindi Pilipinas ang pangalan ng Pilipinas? Barroso. Pinalitan ito ni Magellan. O, di ba? O, di ba? Alam mo kung ikaw ay talagang geologist ka, yung talagang searcher ka, eh baka hanapin mo, eh, may TV nga, eh, gusto nga akong puntahan. Eh, yoko naman, hindi naman pwede. Pagpeperahan ng relibro na. Alam mo sa totoo lang, ang dami hindi na ito. Nakita mo, ABS-CBN mga panayon. Kadami panin mo alin. Alam mo, ganyan-ganyan nakikita mo yung panamin pag nilagay mo doon sa may kwart. Walang aircon doon, pero nag-uulap. Hindi basta-basta. Puno ng ulap. Kung saan nang galing yun, alam mo, mag-uuli kami ng ulap. Hindi ito basta-basta ito binabasa. Hindi, pwede hawakan din ah. Hindi mo rin maaari. Kasi manginginig ka dyan, matutumba ka. Lakas ng presensya niya. Yung pagsilip mo pa lang doon, kagalingan mo. Yung pagbabahagi ko pa lang doon, ay kagalingan. Marami pa kapatid, kasi sobra-sobra. Eh ito, eh, sir, ano lang to. Eh yung A pa kaya. Eh yung mensahe niya. Tingnan mo ha, mensahe niya, mang hito sa kalamitan, basahan ko nga. Swerte kayo, pag binasaan kayo, mawawala lahat ng... Yung kasi nga, alam nyo ba na ang araw natin ay hindi naman 31? Gawa lang ng tao ang 31. Ito ay pinaikli nila ng pinaikli, kaya umikli rin ang buhay natin. Ang araw natin, ang bilang ng araw natin noon ay 100 days. At ang bilang ng buwan natin noon ay 78 days. Kaya may mga BC. Na pumapatak ito ng 6 na taon at 6 na buwan sa atin sa isang taon nila. Alam nyo ba na mali ang mga tinuturan, ang mga sinasabi ng mga tao, ng mga pastor? Kasi nais na yun. Ba dito, Green? Yung medyo luma ko. Ayan, yung ginawa ka mo din. Yung hinawakan mong pinataas mo sa, yan. Ay hindi, yung isa, yun, nasa ilo. Iba-iba yan. Yan yung karami, kapatid. Okay ba? Yung na ang bumaba na ang sa kanilang sa. Alam mo yung, naniniwala ka ba na, anak ka na Eva? Hindi ka ba nagtanong sa sarili mo? Diba sabi nila, ano? Diba? Na yun, ang pinapaniwala ng mga pastor. E di ako, ayoko ah. Ngayon pa, nalaman ko ng katotohanan. Sapagkat si Eva'y makasalana. Si Adan ay sumama lang, kapatid. Hindi lang makasalanan si Eva, si Adan. Nagkaasala dahil sumama siya. Napilitan siyang sumama kay Eva sapagkat sabi niya, Adan, sumama sa akin. Dahil si Eva ay pinigilan at binawalan ni Amang Diwan sa kalangitan. Ayan nga sa ibabaw na pitasin yung kanyang ipinagbabawal. Di ba ikaw may pinagbabawal ka rin kung minsan sa kapatid mo, huwag gagalawin, sa mga pamilya mo, huwag nung gagalawin yan ha. Ginalaw ni Eva, pinitasan niya yung puno. So, mali na naman yung sinasabi ng mga pastor na... Mansanas. Kinakain mo nga sa ngayon. Kinakain mo sa ngayon. Hindi mo makasalanan ka sana. No? At walang makapagsasalita ng makasalanan ka, kapatid. Tanging ang kamasalamat lang. Alam mo sa sarili mo ang tama at mali. Hindi tayo anak ni Eva. At hindi siya ang kauna-unahang pinababa sa lupa ng Amang Liwanag sa si Anghel de Laya. Si Anghel de Laya, nang pinababa niya, si Anghel de Laya, 10 taon ang nakaraan, siyempre, tao, wala nang ng kanyang buhay, binalik na niya, 10 taon ang nakaraan, lumikha muli ang ama sa lamin. Nang pinababa niya si Eva. Si Eva ang kauna-unahan, hindi si Adam. Diba? Mali. Hinugot sa tadyang. Hindi na katotohanan yun. Hindi na naman katotohanan. Napakarami kapatid.
Ngayon, pagkatapos ng 30 years, bumuo ulit at pinababa ng Amang Liwanag sa Kalangitan ang mga tao na sa bilang ng 125. Doon na tayo nagsimula. Kasi bakit tayo lumilit, kapatid? Alam mo ba? Kasi sa kinakain. Sinasabi din nila. Sa kinakain at doon sa kakapalit nila ng araw at mga buwan. Alam mo ba na ang letra natin ay 45? Hindi ka ba nagtaka? Bakit? Sino ba ang gumawa ng bilang? Wala naman sa mga... Ay, tanongin mo pa, kapatid. Batid wala naman, di ba, sa mga... Roma, pumunta ka mag-search wala. Ka. Wala kang masa-search kasi ito nang galing sa kalamitan. Bilang petsa ng sanggol. Diba? Ay, ito, makikita mo sa ano. Baka ito, puntahan pa ako ng mga ibang lahi. Kasi ayaw nga, saan ako pinulot ang mga ito. Ayaw lang. Diba? At hindi ko naman kayo prepare. Nagbubukas din siya ng mata. Alam niya nga. Pag binuksan niya yung mata ng tao, alam niya pa nga kung may ginto dun sa pinupuntahan mo. Wala eh. Kung sa tahanan mo. Alam mo kapatid ako. Kinukuha kami ng mga treasure hunter. Sa treasure hunter. Nakapag... Kaya huwag mo kong nilabangan na ikaw na si treasure hunter. Baka hindi ka pa nakapag... nakakuha ng ginto. Eh ako nakakuha na. No. Pero hindi naman nakikita. Kumbaga, yung pananalig pa na ng palataya ko lang kay Ama sa Langit na, nakatulong sa bintong yaman na dalawa yun eh. Dalawang iba na 2x6 kasi binangin ko yung ito. Madali ako dito sa Laguna, sa Itaman. Ngayon, ala na kayo. Siyempre, mahirap naman pag nakalimutan ka na, huwag mo na nangisip. Diba? Pagka pumunta ka, malaki na yung ano na eh. Di mo na madorpel na gano'n eh. Wala nang madorpel. Wala naman. Ay, tao ko na ng tao. Wala nang kinapansin. Di ba yaan mo na, di ba? Sakit. Ipaga maganda na rin yung tulog mo mamaya. Nakatulong ka. Yung nakatulong na ka sa ito. Eh, yung... Okay. Yung ulo mo na lang. Ito na to. Napakaganda ng mga mensahan. Ito na? Ito yung, ito yung talagang libro ng kalangitan. Kung talaga mo nakakatulong. Talaga, self-check ka. Diba? Self-check ka talaga, matalino ka. Kasi ang nililigtas mo, espiritu mo eh. Huwag mong isipin yung katawang mortal mo. Dahil may hangganan ang katawang mortal. Ang isipin mo kung saan paparoon, yung ikaw. Kasi yung ikaw ay yung espiritu, yun ang mabubuhay ng walang. Alam mo ba na isa kang liwanag na maliit doon sa kalangitan? Ang lahat ng mga tao, kahit dun sa isisilang ng mga tao, ay nakatakda na bumaba. Kung nakapila sila. Kasi pila-pila yan eh. Parang halitak-tak pa. Pababa ng ano sa langit. Para tawagin nila at siya yung mag-akal ng mabuti sa mga tao. Pero ano nangyari, sobrang talino ng tao, nakalimutan siya. Ginawang Gegemon. Man, Gegemon? Gegemon, sabi mo, hindi mo alam, demon pala yun. Gegemon, sabi nila. Kasi, inano nila eh, parang alam mo ba yung mga ibang mga nakatulong. Diba? Pagka, pagka, Jesus, bumakakakorta mo. Siyempre, ilang mga Jesus na pangalan. Para hindi ka nilagwanin. Huwawa ka naman. Eh, basahan kita, doon sa mensahe niya, Panginoon sa kalamitan. May bawal sa kalamitan. Greeny, Ajik, ano bawal ka niyan? Ang bawal ay baka. Bakit? Baka, kambing, kalabaw, tilapia, dugo. Paborito na maglaro. Madami. Paborito man ang silet, ang mga loob, ang laman loob, crabs, at saka chicken. Kasi bakit ito binabawal? Bagay, nasa side yan. Ikaw naman kakain yan. Hindi man ako. Pinagbawal lang sa amin ang angit sa kalamitan. Kasi hindi pala natin nalalaman na itong mga pagkain na ito ay nakakapag-ipli ng buhay natin. At nakakadala.
nakakaligdag. Yung tilapia naman ay nakakaligdag ito ng sakit. Kumbaga, ikaw ay may bukol, pupunta lang yung uod ng tilapia doon kasi meron siyang yung pananggit niya, hindi siya naluluto. Kumbaga, yung sakalang ito mamamatay kung talagang tulog na tulog, yung powder na ulo mo. Pero kung nilalaga mo lang siya, siyempre, di ba, pag pinirito mo, pag yung fried chicken, may puti sa loob, di ba? Kulay na sa baba. Yung puti na yun, babaklasin niya lang yung napirito sa kanya. Ngayon, pag pumasok yun sa, halimbawa, sa dugo mo, dahil diabetes ka, pumasok yun, tapagilang yun sa ugat, maglalaway yun. Kaya nga hindi nakita ng doktor kapatid kung saan nang galing ang cancer. Kaya siya kumukuha ng pieces ng laman nito. Kasi, para makita niya, kasi makikita doon kung napunta ng laman na hindi niya alam na din ang bago. Kaya nga sila nagsasayang. Ngayon, yung binahagi naman sa amin. Kaya napakaganda ng mga mensahe na pwede na tayo pagbibili sila siya. Kaya ano, parang kung nagusto mo, kasi nakakay pag nag-backroom kasi iba, yung labis na yan, pinagigin mo. Kung gusto mo na magpahayin, wala lang naman, hindi ko naman na makakapende ng salamat ko. Ay, doon po yung pasasalamat. Kasi mayroon yung, Ang gulay talaga, ano po? Ang gulay talaga mong sa'yo. Ito. Maka po ng extra na lang. Ito ganito lang po, pero ang gamit mo po. Siyempre, ang tabletas ay nito. Ito ang magiging gamot nyo kapag gumasok ito sa kumanaog siya at nagbahagi ng Hulyo 29, 2018. Ito'y iunang nasimulan sapagkat ikaw ay naging matapang, nagkaroon ka ng matatag na kalooban. Naging matapang ka sa lahat ng hamon. Nagsimula ito sa mga taong nanunod. Inabayaan mo sila at hindi mo sila sinakuha. Sapagkat alam mong walang mabuti may dudulo kung sila'y iyong papatulad at ang mission mong panibago. Sabihin na'y panibago ka tayo. Gagamitin kita upang magbahagi ng tulong sa kagaya din ng iyong sinabi. Ano ba yung kagaya din ng dati-dati kasi kurulor, pananong, Diyos, walang nangyos. Ngayon, magbahagi tayo. Ikaw ang magiging daan upang anyayahan silang maging matatag kagaya mo. Kagaya din ng iyong sinabi, ikaw ang magsisilbing tagapangalaga ng aking bakay dalang. Ikaw ang magsisilbing tagapangalaga ng aking bahay dalangin. Kasama ng aking ibang tugo, kayo ang magiging buhay, kasama ang mga taong nananalig sa akin. Kayong mga ipinalaga ko ang bubuo ng tahanan ko sa lupa. Sabi na nga pa pala siyang tahanan ngayon. Dahil wala naman rebulto sa kanalitan kapatid. Hindi maglalagay ng krus ang Ama sa langit doon sa ginawa ng tao na krus para paslangin ang kanyang anak. Diba? Kaya kung ikaw ay kaya binabawal namin yan dahil nandun na tayo sa katotohanan na ngayon lang namin napag-alaman. Ang sabi niya dito, kayong mga itinalaga ko ang bubuo ng tahanan ko sa lupa. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ikaw ang gagamot ng pusong umiiyak dahil alam kung paano alagaan ang isang pusong sugatan. Ikaw ang tagapagpalakas ng loob ng mga taong nagnanais ng kaginhawaan. Ikaw ay isang tubo bilang kerubin ng puso sa lupa.
ako'y nagagalak sa inyo, mga anak, na kayo'y mapalad, sapagkat ako na ama nyo, na siyang lumikha ng langit at lupa, at ang siyang tunay ninyong kapagligtas. Ang nasa sa inyo, mahal na mahal ko kayong mga anak ko, ibayan nyo ang inyong loob, at manalangin ng taimtim. Huwag kang matakot sapagkat ako'y narito lamang. Ang mga pagsubok na iyon ay pagsubok sa iyong katatagan. Manalig ka at manampalataya sa akin. Huwag mag-aalinlangan. Ako'y nariyan lang sa iyong tabi. Inaalagaan ka at hindi ka pababayaan. At sa mga impormasyong ihatid ko sa inyo, ipahatid ninyo sa buong mundo. Ang lahat at sa lahat ay iparating ninyo sa mga tao ang kabutihang dulot ng pananampalataya sa bugtong kong anak na si Jesus na nasa langit. At sa mga anghel na bumababa sa lupa at nagbibigay mensahe, kayo ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig na dumadaloy at kusang lumaki. Maraming hindi naniniwala at sa lahat ng naniniwala ay inyong ikalat at ipakalat. Maraming nakikinig ngunit hindi naniniwala. Siyang tunay. Aking anak, huwag mong matakot na lumaki sa mapalad ang maniniwala. Dahil wala namang dapat ikatakot. Magtiwala ka lamang sa akin at ikay gagaling. Hahaba ang iyong buhay, aking anak. Ibayan mo lamang ang pagdarasal at pananampalataya sa akin, magiging ligtas ang iyong buhay at ng iyong pamilya. Kayo'y mapalad sapagkat kayo'y narito at pumarito sa aking tahanan na nag-iisang aking tahanan sa lupa. Narito na ako, ngunit nasaan ang inyong paniniwala at pananalig? Ako'y bumaba na sapagkat muli, mali ang inyong mga natutunan. Mali ang mga itinuturo ng iba sa inyo. Sa paghingi ng tawad ay inyong isa puso, ika'y akin nang binibigyan ng liwanag. Ngunit bakit ayaw mong tanggapin? Ano pa ba ang nais ninyo na akin ipakita? Upang kayo'y maniwala na, narito lamang ako, aking mga anak. Ika'y may misyon. Ito'y iyong tanggapin mula sa iyong puso. Ika'y itinulak ng mga banal na espiritu. Ika'y babalutin ng liwanag na nasa langit. Ika'y may misyon. Ito'y hindi lamang misyon. At ito ay tuloy. Ngunit ika'y may takot. Ano ba ang iyong kinakatakot? Huwag kayong magalala, aking mga anak, ang liwanag ay nasa iyo. Aking mga anak, ang liwanag ay hindi kayo ang kawawa, kundi sila sapagkat inaati na sila ni Satanas. Marami man sila na sumasamba sa iba, huwag niyong pansinin ang mga nang-aapi sa inyo sapagkat pag-aari na sila ng ating kalagayan. Tibayan niyo ang inyong loob. Maraming mga pagtugaw ang lalatid. Nagagalak ako sa pagbabalik ng ilan sa inyo at nagagalak ako dahil may dumating na ba. Itinala kayo rito dahil hindi lamang sa inyong kagustuhan, kundi ipakita sa inyo ang kaharian ng aking ama. Aasahan ko ang muli nating pagkikita. Lagi kang manalangin, aking munting anghel, sa pagtanggap mo sa iyong misyon. Pagpalain ka nawa, aking anak, napakabuti ng iyong puso. Maraming taong hindi naniniwala, ngunit huwag mangamba, sapagkat ang misyon na iyong tinatahak at tatahakin ay magiging matagumpay. At sa mga katanungan na nais niyong itanong, at sa kasagutang nais ninyong malaman, ang kasagutan ay nasa inyong mga kamay. Napakabuti, ano? Oh, ito lang. Nung bumaba lang yan, may petya. Huwag niyong questionin dahil ang tunay na kasagutan ay nasa inyo. Tanungin mo ang iyong sarili kung karapat dapat ba kayo sa misyong aking iniatan sa bawat isa at sa kayamanang ipinagkakaloob.
Kaya salamat sa ating mga sa kalangitan. May kayamanan. Hindi yung buhay. Parang ganda, walang verse ito. Kasi alam mo ba ang gumawa ng Biblia? Nung nawala na si si Nostradamus, hiniram ni Hedayas. Andito lang ito. Ang maganda. Kumbaga yung teleserye ng kalangitan. Text lang. Kung ano man yung huwag kang mahiyang mag-text kahit 24 hours gabi man o kaya video call ganun ano kapatid yung dasal na binigay ko sa kanila. Oy, then may tiking bigyan mo siya. Eh ano niyo po, palamin niyo siya po para hindi magpatulungan ako yung call. Magandang kalimanagan, maraming salamat po sa panonood.